masaya, isang magandang araw sa inyong lahat. Ito na namang muli si Mama Katibang, ang mama niyong lahat. Ayan. Ngayong araw na ito sana ko. Gusto ko sana magluto ng banana cake. Ayan. Dahil may natira kami nga lakatan. Ayan, lakatan to. At syempre, huwag naman natin hayaan na mabulok to. Tayo umisip ng parang paano natin ito magagamit. Ayan. At gagamitin nga natin to sa pagluluto ng banana cake. Ayan. Yung banana cake, napanood ko lang din yan sa YouTube. Yan, YouTube. Yan, sa YouTube. At susubukan natin na lutuin. Ayan. Sabi nga daw walang bagay na hindi natututunan. Kailangan lang pag-aralan. Ayan. Kaya mamaya, ibabahagi ko sa inyo yung pagluluto ng banana cake. First time natin magluluto ng banana cake. At ang gagamitin natin ay hindi oven at hindi rin steamer. Ayan, meron kaming air fryer dito. Yun ang ating gagamitin. Okay, alright, Kati Bombers. Ayan, samahan nyo ako sa aking pagluluto mamaya. At mag-enjoy tayong lahat sa panonood. Alright, let's go!
140 kasi kanina 150. Binawasan ko siya para maging 140 lang kasi medyo mapula na yung ibabaw pero hilaw pa yung loob. Tapos nagdagdag tayo ng 10 minutes sa pagluluto. So bali kumapatak na 35 minutes ko niluto itong ating banana cake. At ayan na nga, luto na siya. Okay, ayan na. Ahulin na natin. Ito na yung ating naluto na banana cake. Kaya katibangas, medyo mapula nga lang. Muntik na masunog. Muntik na baga. Talaga sunog. Ayan, medyo mapula. Kasi nagamit kong init ay 140 degrees. Dapat siguro mga 140 degrees lang. Tapos kanina tinignan ko sa unang pagluto niya. Hilaw siya. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag naman ako ng 10 minutes. Yeah, kaya sa susunod, dapat siguro mga 140 degrees lang ang gagamitin natin at 35 minutes ang pagluluto kung gagamit tayo ng air fryer. Ayan. Okay, katibamers, ayan. Susubukan ko ulit ito. Hindi ako papayag na hindi ko ito talaga magagawa ng maganda. Okay, ito na sana eh. Nag-enjoy kayo sa panunood, katibamers. Iwain na natin ito maya-maya. Alright! Thanks for watching, katibamers. Ayan. Talagang kailangan ni try and try until you succeed. Yan, iwain na natin. Ipinan natin yung loob niya.